So bali, tingnan natin yung gripo sa loob. Ayan. Yung gripo natin, oh. Tapos yung sa CR naman ay ito. Yung sa CR, tumutulo. Ayan. So ang gagawin ko, kapapatay natin to. Ayan. So patay na yung mga tubig yan. Tingnan natin kung mamamatay to. Kapag kasi pinatay yung mga gripo, dapat mag-automatic din tong patay. Ayun, namatay na siya. Ito na nga pala guys yung ating water pump dito sa bahay. Ito siya, oh. Nilagyan ko na siya ng mahabang wire. Tapos dito naman siya nakasaksak ngayon sa power station. Ito yung ginagamit ko. Itong under box power station kasi nito, pwede siyang gamitin kahit naka-charge sa solar panel. Tapos yung solar panel naman ngayon, ito. Ito yung ginagamit ko ngayon. Itong 100 watts ng Ryzen kasi mas ano to, mas malakas yung efficiency. Ngayon naman, try natin buhayin dito. Din eh. Ayan. Nakapatay nga pala yung mga ano sa bahay, yung mga switch ng ano, ng mga tubig. Tapos nilagyan ko din siya dito ng ano, ganito, water hose. Ayan. Para pandilig ng halaman. Tapos panglagay ko dun sa trapand ng tubig. Pero gusto akong ginawang trapand doon, gusto kong lagyan ng isda. Tapos para mabilis lagyan ng tubig, ganito yung gagamitin ko. Yun nga lang ang problema dito, kapag ano, oops, ito, lagyan ko din siya ng patayan dito. Ito. Oops, then, patayin ko dito. Ayun. Ang problema dito, kapag naiwanan kong buhay yung water pump, katulad nito, tumagas na. Tapos, patay yung mga switch ng mga gripo, ang tendency, possible na pumutok yung mga hose, o kaya naman yung mga ganitong dugtungan ay sumingaw. O kaya naman kapag hindi sumingaw, possible din na masira yung pump kasi sobrang taas ng pressure, lalakas yung power, hindi siya mamamatay. Kaya ang gagawin ko ngayon, ilalagyan ko siya ng ano, automatic pressure switch or pump control. And by the way, beginner din lang nga pala ko is dito, ito is naituro din na sa akin ng mga followers natin dyan, yung mga nag-comment, nalagyan ko daw nitong pump control na to. So ito yung gagamitin natin para automatic na mamatay at mabuhay yung ating pump kapag mataas yung pressure o kaya naman is mga patay yung mga hose, yung patay yung mga switch. So ito yung gagamitin natin ngayon. Itong binili ko ito, pump control, high quality na kalagay, pero hindi tayo sure ko talaga high quality nga ito. Ayan, ayan. Ito naman ito, meron siya ditong lagayan kung ano saan. Kalagay din eh. Dito sa baba, ito yung intake, ito yung ilalagay natin sa hose. Ito namang taas, ito, dito lumalabas yung tubig. Ito yung lalagyan natin ng hose papunta sa ating mga gripo. Tapos meron din siya ditong ano, mga input at output. So, ilalagay ko na siya ngayon din eh. So, para mailagay dito, itatagtagin ko ulit itong filament na to. Hindi ko alam kung talagang filament yung tawag dito kasi filament kasi nakalagay dito sa ano, sa kanyang lalagyan. So, re-remove na ulit natin. Oops. Maaalwan na nga palang tagtagin to kasi hindi ko to ginamitan ng vice grip or yung pangkalas talaga na bakal. Mano-mano ko lang talaga tong inilagay dito kaya maluluwa yung kanilang pagkalagay, hindi sila sikip. Puro DIY nga lang palang ginagawa ko dito sa bahay. Hindi ko na sila binabayad. Ako na talaga yung nag-DIY maggawa. Kasi kapag pinagawa pa natin, gagastos pa tayo. Kaya naman, kapag sa mga kapatid ko pinagawa, eh baka magkabayad pa tayo ng gin, ng alak. Ganun kasi dito. Mga magiinom yung tao. So, ito ngayon. Itong intake ay ilagay ko dito. Sakto naman to. 1 inch din yung kanyang butas. Try nga natin kung sakto. Ayun, sakto naman. Pero lagyan ko muna ng Teflon para hindi gaano masingaw. Ito yung gagamitin ko. Lagyan ko dito ng Teflon. Din eh. Para hindi sumingaw yung water, konti lang naman. Okay, tapos din eh. Ang gusto ko kasi sana, yung talaga nakasaksak na lang siya sa kuryente tapos wala nang alisan. Yung pag binuhay mo yung gripo, ay mabubuhay yung, mabubuhay itong water pump. Tapos pag binatay mo yung gripo, ay mamamatay din. Eh, hindi ko alam kung gagana to doon. Pero try din natin. Okay.
beginner lang nga pala talaga guys, kaya huwag niyong pakapunahin yung pagsiset up ko, kasi kung pangit yun talaga yan, pangit na talaga yan. Hindi ko na lang din siya gaganong papakahigpitan kasi baka naman mabasag kasi ito ay plastic. Tapos talagyan ko nito ng Teflon. By the way, ito nga pala i-testing muna. Hindi ko muna siya aayusin at pakakagandahan. Pero kahit na gandahan, wala na rin itong igaganda kasi ako yung gumawa. Ayan. Saka ko na siya aayusin kapag gaging okay. Ano ba ito ilagay? So, eto na ngayon, naikabit ko na. Tapos naayos ko na rin yung direction nito. Medyo pantay na rin. Tapos dito naman, gagawin natin ito. Ibubuksan natin. Ito, buksan natin to, tapos ito. Pero this time, ito muna yung bubuksan ko. Kasi dito natin isusuot yung mga wire. Wire ng water pump, tsaka wire galing sa kuryente. Ito nga pala, medyo mahigpit. Binasta na ito ng nagkabit eh. Ng cellar yata. Hindi ayos yung pagkalagay. Kaya tabingi. Ba ito? Yan. Eto. Tapos bubuksan ko rin to. And then eto na. Ito lang yung kanyang laman. So ngayon naman ito, ikakabit ko itong wire natin dito. Ito nakalagay dito ay motor, dito ay terminal. So itong wire ng ating motor, itong water pump, dito natin ilalagay sa kanyang terminal. So din eh. So ilagay muna natin. Meron pa siyang lock, lagyan natin dito. Tapos ito. Saka natin siya isuot din eh, papunta sa loob. Ayan. And eto ngayon, naikabit ko na yung wire ng water pump. Dito siya. So, bale itong dalawa sa baba. Dito yung ating live at yung ating neutral. Yung taas naman dito ay yung ground. Tapos dito naman sa wire naman ating kuryente, yung saksakan na natin, kakabit natin dito. Dito rin lang sa taas, itong dalawa. Itong baba naman ay ground niya rin. Pero dahil nga wala naman tayong ground, dito ko lang siya lalagay sa dalawang taas. So, ito ay kakabit ko na rin din eh. Eto na ngayon, naikabit ko na yung mga wire nila. Ayan. So, bali nakakabit na sila. Tapos ngayon, ibabalik ko naman itong taklob natin para matry na natin kung okay nga to. So, ayan ngayon, naikabit ko na lahat. Okay na. Bali ngayon, try na lang natin. So, isasaksak ko na muna to. Itong ating saka na to. Okay ko din. Nag-charge nga pala yung power station ngayon. Ayan. Tapos, bahayin ko yung AC. Ayan, bali yung solar panel ayon. Tapos dito naman, let's see, ayan, gumana na bigla. Tapos dito, buhay ba to? Patay pala to. Ayan. Ayun, biglang namatay yung water pump kasi mga patay yung ano natin, patay yung ating mga hose. So try nating buhayin dito. Ayan. Tapos, ayan, hindi siya nabuhay. Ayan, tumulo ng konting tubig niya. Tapos, try natin ditong i-restart. Start natin to. Ayan. Let's see. Ayan. Hindi pa siya mabuhay ah. Walang, ano, hindi malakas yung tubig. So ayan, ganyan kalakas yung tubig niya. Yun yung control niya. Hindi siya namamatay. Dito naman nakalagay dito ay ito. Water flow kulay blue. So that means yung tubig ay dumadaloy. Ayan, ganyan kalakas. Pero dito sa likod, tingnan natin dito sa loob. Buhayin natin dito. Ayan, tumutulo. Lalakas kaya yan. Yan, ganyan nakahina. Tapos dito pa, try natin din to. Ayan. Ayan, namatay na dito. Pero may tumutulo dito. Dito naman, ayan. Punta ulit tayo din eh. Kapag try ko tong papatayin. Ayan. Lumakas naman yung tubig. Ayan. Tapos dito sa CR, humina. Although meron na siya, kaso mahina pa rin. Ayan. Lumalakas naman sila.
the next day. So bale, ito na guys, ngayon tapos ko nang ikabit yung ating solar powered water pump. So ito, dito siya kumukuha ng tubig dito sa drum na to. Ang drum naman na to, nakukuha na yung tubig niya galing sa bawasa dun oh. Meron dong tanke galing sa barangay. So dito naipon yung tubig gamit itong hose na to. Dito tumutuloy yung tubig papunta dito sa drum. So pagkatapos noon dito sa drum, papunta naman yung tubig nito papunta dun sa amin sa loob ng bahay gamit itong water pump na to. So ang ginagamit ko itong water pump, kung napanood yun yung una kong video, ito yung ginagamit ko, itong 0.5 HP. Dito siya humihigop ng tubig papunta dito, papunta dito sa water pump. Tapos paglabas ng tubig galing sa water pump, papunta naman dito sa pressure controller na to. Para saan nga ba itong pressure controller na to? So base sa kanyang description, and na-try ko na rin naman, ito ay para sa pag-control ng pressure tapos water surcharge protection. So kapag kasi walang mahigop na tubig itong water pump, ay masisira yung kanyang mechanical seal dito. Masisira siya at umiinit, pwedeng mag-overheat. So kapag wala na siyang tubig na mahigop, madedetect yun itong pressure controller at kusa na siyang mamamatay. Pangalawa, kapag buhay itong water pump tapos yung mga gripo sa loob ay nakasarado, so lalakas yung pressure, possible na mag-overheat din itong water pump na to at possibly masira. That's why ang gagawa nito ay pipigilan niya rin yon. Kapag sarado lahat yung mga gripo at na-detect na to na patay yung mga gripo, sobrang lakas ng pressure, papatayin niya itong water pump. So bali dalawa yung protection nito, water shortage at pressure control. So bali ito yung itsura nitong meter na to. Ayan, meron siya ditong pressure gauge or meter siya para makita natin kung gaano kalakas yung pressure. Naka PSI siya hanggang 10 bar, umabot ng hanggang 10 bar. So ito yung itsura niya, medyo madumi na rin kasi talagang nag-trial and error ako dito bago ko siya natapos. Ito yung ating water pump, ayan, ganyan yung itsura. Talagang beginner, ano lang to, DIY. Talaga yung itsura niya ay hindi siya pang magandahang setup kasi naman beginner lang talaga ako at hindi naman ako sanay dito. DIY ko lang talaga siya, ayan. Dito sa gilid, ito yung dalawa niyang input at output. Ito yung bali yung input natin, ito yung nakasaksak sa ating kuryente, ayan. Ito yung saksakan natin sa kuryente. Tapos itong baba naman, ito naman yung papunta dito sa ating water pump. Bali, ito yung input, ito naman yung output power papunta sa water pump. So, try natin ngayong isaksak dito. Ayan, try na natin din eh. Saksak ko dito sa power station. Pero kapag everyday use na, ginagamit ko na sa solar setup doon sa loob ng bahay. Ayan, automatic na siyang nabuhay. Ayan na nakalagay. Pressure at walang water flow, meaning hindi dumadalo yung tubig. Ayan. Wala siyang nahigop na tubig kasi walang laman itong ano, itong hose. Siguro nag-leak yung ano sa ilalim yung kanyang foot valve. So kailangan ko siyang lagyan dito. So ayan, nag-water shortage siya kasi wala siyang mahigop na tubig. Ayan oh. Nagbi-blink water shortage. Dito bubuksan ko lang 'to. Ayan. Naubos na yung tubig niya sa dito sa hose. Medyo ano na kasi yung kanyang foot valve sa ilalim ay medyo luwag na rin kaya yung tubig niya ay nauubos. Marami kasing singaw to sa ilalim. Ito, lagyan ko lang to ng tubig. Tapos buhayin ko din eh. I-restart natin. Ebeng sarahan. So ayan, gumagana na. Nabuhay na siya. Try natin dito. So bali, tingnan natin yung gripo sa loob. Ayan. Yung gripo natin oh. Tapos yung CCR naman ay ito. Yung CCR, tumutulo. Pero ito, papatayin ko na to. Ayan. So patay na. Dito naman ay buhay. Ayan. So ang gagawin ko, kapapatay natin to. Ayan. So patay na yung mga tubig dyan. Tingnan natin kung mamamatay to. Kapag kasi pinatay yung mga gripo, dapat mag-automatic din tong patay. Ayun, namatay na siya. Ayan o, nagbi-blink na siya. So nabuhay na yung kanyang pressure controller. And then ngayon naman, buhayin natin dito. Naglagay din kasi ako dito. Dapat pag minuhay ko to, mabubuhay din yung pressure controller. Ah, hindi ko mabuhay. Baliktad pala. Ayun.
Ayan, natagtag. So kapag binuhay mo dito, mabubuhay din automatic. Kapag pinatay naman natin dito, ayan. So dapat mamamatay din yan. Kaya ulit natin. Medyo meron lang siyang konting delay kasi iniipon niya yung pressure dito. So ayan, namatay na siya. Automatic siyang namatay. Pero hindi natin pinapatay dito sa ano, power station, sa power. So try natin ngayong buhayin ulit dito sa ano, sa gripo. Tingnan natin dito sa gripo. Try natin itong buhayin. So ayan, nabuhay siya. Tapos nabuhay din doon sa ano. Ayun. Kusang nabuhay yung power doon sa water pump. Then patayin natin ulit dito kasi sayang yung tubig. Ayan. Medyo kapos lang yung lagay ko dito kasi hindi ko sinasapot itong sadong mahaba. Next time ko na lang gagawin. Tapos dito naman, buhayin ulit natin itong nasa CR. Ayan. Automatic na silang lahat. So, ito nga pala yung ginamit ko, isang faucet, tapos dito, gumamit ako ng elbow, ito, tapos elbow ulit. Puro plastic na yung mga PVC na yung ginamit ko. Ayoko na gumamit ng isang adapter na hinihigpitan. Ganyan na lang ginamit ko. Doon naman sa likod, tara sa likod, tingnan natin. Ito yung hose natin, oh. Pero dito tayo magsimula. Ayan, bali yan yung mga hose natin. Ayan, papunta dito. Papunta dyan. Ayan, ito yung host natin, itong item. Tapos dito mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng adapter. Kasi meron siyang ano dyan, butas, kasi nababali yung host. Kapag nabali yung host, malimit dyan nagsisingaw. Kapag may singaw, kahit konting singaw lang, mahirap ang i-detect ng ating pressure controller. Kapag nahirap ang mag-detect yung pressure controller, ay hihina yung pressure niya sa loob. At ang tendency nun, mabubuhay pa rin yan, hindi mamamatay yung pressure controller. Kaya dapat talaga walang leak, walang singaw. Tapos dito tayo. Ayan, papunta din eh. Ayan. Tapos papasok na sa loob. Ayan o, ito yung elbow natin. Pagpasensyo na kung ganyan yung setup natin. Kasi talagang beginner lang. Nag-aaral pa rin lang kasi ako ng mga ganyan setup. Hindi naman ako sanay dyan. Puro experience lang talaga. Ayan, papunta doon. Tapos dito. Ayan. And then yung mga ginamit ko naman ay ito. Marami akong ginamit dati talaga na hindi ko na nagamit ng ayos. Tinagtatagtag ko. Ito. Ayan. Hindi ko na rin advisable gumamit ito kung mga beginner lang kayo. Kasi ang hirap gumamit ng ganito kapag kamay-kamay lang. Kasi mahirap siyang higpitan. Ang hirap higpitan, laging singaw. Kailangan talaga gumamit kayo ng malaking parang plies ba yun? Hindi ko alam kung ano tawag doon yung panghigpit sa mga tubo. Pero ang ginamit ko na lang ay ito. Yung mga PVC. And then ito. Neltex PVC pipe cement. Ginagamit naman ito panglagay din eh bago nyo isoksok dyan para walang sumingaw. And then saka natin siya gagamitin yung pressure test niya after 24 hours para talagang hindi sumingaw. Ayan. Ayan, nabuhay pa rin. Tapos nabuhay yung tubig doon sa loob, sa labas. Ito naman sa CR, buhayin ko nga ulit kung namatay na yung pressure. So yun, meron pa din. Wala na rin siyang singaw dito. Dati sumisingaw yan dito, may mga tubig na tumutulo. Ngayon wala na kasi inayos ko na. Ayan. Dito wala na rin talaga siyang tumutulo-tulong tubig kasi nilagyan ko talaga siya ng PVC cement na to. Malaking tulong talaga to. Ito yung pinaka nagsalba dito sa akin. Biruin nyo, galing dito gumastos ako ng mga ganito. Pagkahirap-hirap gamitin, ang hirap higpitan kasi yung kamay ko talagang puro ano na, pulang-pula na sa paghihigpit. May mga singaw pa rin. Samantalang dito sa PVC cement na to, tapos gamit yung mga pipe na yan, mas madali palang gamitin. Mas nakatipid pa dapat ako kung yun na lang yung ginamit ko. Ayan. Pangalit. Ayan. Kapag naman walang tubig or water shortage, try nating buhayin. Tapos tagtagin, itaas natin to. Itataas ko tong hose din eh. Saan na ba yun? Ibig sabihin water shortage yon. So buhayin ko muna to. Tapos ito pala. Ayan. May tubig. Tagtagin natin to, itaas ko tong hose niya din eh. Para wala mas mahigup na tubig. Ayan. So, dapat mamatay siya. Walang mahigup na tubig. Ayan. Medyo delay lang siya na matagal. Ayun, namatay na.
So kusang pinapatay nitong pump controller yung water pump kapag wala nang mahigpit na tubig. Talagang mas safe yung ating water pump sa pagkasira, sa overheating. So okay naman siya. Tapos ito yung nilagay kong hose. Bali pandilig siya ng halaman tapos pang tubig doon sa mini trapan. Meron kasi ako doon maliit na mini trapan. So patay pa yung water pump kasi patay yung mga buhayan ng hose. Kapag binuhay ko to, let's see. Ayan, automatic na nabuhay din yung water pump. Wala ito yung ambot nito. Ayan. Sir, maligo. Then papatayin ko naman. So ayan, patay na yung hose. Ito naman, kusa na rin siyang namamatay. Ayan, let's see. Ayan, namatay na rin. And ngayon naman guys, ay magkano nga ba yung nagastos ko dito sa setup na to? So number 1 dito sa hose, ito ay 2 meter. Ang nabili ko lang dito sa amin sa palengke. Nabili ko siya sa 130, dalawang metro na. Tapos itong foot bulb na nasa ilalim para hindi lumabas yung tubig, yun ay nasa 220 pesos. Tapos itong water pump na 0.5 HP, ang price niya ngayon ay nasa 998 pesos. Tapos ano, AC, pansaksak sa kuryente. Pwede naman gamitin sa solar, yun nga lang kailangan pa natin ng inverter o kaya naman is power station. Tapos ito, water controller. Ang price naman nito ay 845. So, di ba halos kapantay na siyang price nitong ano, nitong water pump. O to, halos mas mahal pa pala to. Tapos adapters, yung mga adapters naman katulad nito. Tapos yung ginamit ko pa doon sa kabila, naka-apat na adapter na gamit ko, yun ay 180 pesos lahat ng adapter. Tapos gumamit din ako ng T. Ayan, ito yung T, gumamit ako niyan. Tapos meron pang T na nasa loob ng bahay. Saan ba 'yon? Daing manok. Ito yung tina yan. So bale, gumastos ako dyan ng 30 pesos. Tapos yung mga elbow natin, ito, ayan. Tapos ito, ayan, nakagamit ako ng tatlo, gumastos yun ng 45 pesos. Tapos yung faucet naman natin dalawa, ito, tapos yung isang nandito sa CR, ito, bale 25 plus 25 yun ay 50 pesos. Tapos PVC solvent, ito. Na ito ay nasa 120 pesos. And then yung ano pa bang ginastos natin dito? Filament. Tapos ito yung isa, filament. Hindi ko alam kung talagang filament yung tawag diyan, yung kasi yung nakalagay filament. So yan ay nasa 25 pesos. So bale, nagastos ko dito lahat ay nasa 2,643. Hindi pa doon kasama yung mga shipping fee tapos yung iba pang ginamit dito kasi yung iba naman hindi naman talaga kailangan. Hindi ko na sa ginamit. Hindi ko na rin sanama yung mga teflon. Basta 2,643 pesos, pinaka-basic pa lamang yun. And yung tips ko naman para sa mga beginners din na katulad ko na nag-uumis ang mag-set ang ganito, make sure lang talaga na pagdating dito sa water pump natin, yung intake niya ay hindi sumingaw para hindi mahirapan yung water pump natin. Kasi once na may singaw siya dito, sobrang hirap talaga niyang buhayin. Tapos gamit din lagi tayo ng foot bulb yung nasa ilalim para hindi siya tumulo yung tubig papunta sa ilalim, hindi bumalik. Kapag kasi walang tubig itong hose na to, hindi siya mabubuhay. At ang gagawin mo dyan, lagi mo siyang bubuhayin ng bubuhayin dito sa ano, lagayan niya. Eh, sobrang hassle naman nun kapag magbubuhay ka ng water pump, eh, lagi mo lalagyan ng tubig dito. Sobrang hassle nun, that's why kailangan talaga yung foot valve. Tapos dito naman sa loob, yung pag-setup sa ganyan, hindi ko talaga recommend na rin yung ganito kung beginner lang kayo. Tapos wala kayong panghigpit, yung kamay-kamay lang, mano-mano. Ang hirap gamitin ito, sobrang hirap higpitan. Yung kamay ko talaga mga nag-ano na, labtok na. Sobrang hirap maghigpit. So, recommend ko gumamit tayo ng mga PVC katulad nito, ayan. Tapos gamit tayo nitong ano to, PVC pipe or solvent na to. Ito talaga yung nag-ano sa akin guys. Ito yung nagligtas sa mga hirap dito. Ang hirap talaga yung i-set up kapag puro singaw. Lalo na lumakas yung pressure, magsisingawan yan. And then kapag ito ginamit natin, kapag nalagyan natin yan, kakailangan natin pa natin ng 24 hours bago siya ano, bago siya magamit, bago siya mag sobrang dumikit ng todo. Huwag natin siyang ipipressure test kasi sisingaw pa rin yan.
And by the way guys, salamat nga pala sa mga nag-comment, sa mga nagturo sa akin ng pressure controller na yan. Kasi beginner din naman talaga ako, hindi ko talaga alam dati yan. So may mga nag-comment na lagyan ko doon ng pressure controller, kaya ayun, nalagyan ko na siya ngayon. So bali ngayon, may nag-comment pa, lagyan ko doon mga pressure tank or kung mga ano man. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya gagawin. Ang pinag-iipon ko kasi bumibili ako ng wire at saka ng hose na mahaba. Kasi meron ditong balon dun sa amin, dun sa medyo malayo-layo ng konti. Yun yung gusto kong gawan para bukod sa libre na kami sa kuryente, gusto ko maging libre din kami sa tubig. Kasi dito sa tubig, nagbabayad kami dyan ng 200 per month. Kasi yan ay sa bawasa sa barangay. Hindi nga lang kayang akitin ng tubig hanggang dito sa amin, kaya gumamit pa ako nitong water pump. So dun kukuha kami ng tubig, so tingnan natin, pakita ko sa inyo. So bali yan sana yung gagamitin kong hose, medyo maliit nga lang. So pero okay na rin yan, medyo maikli pa lang, nasa 30 meter. Pero yung sukat niya dito, dito ako kukuha ng tubig, medyo malayo-layo rin dito sa baba. Ayan, dito ko siya lalagyan ng hose tsaka ng wire. Yun nga lang ang problema, kapag dito ako nagdala kasi, nagkabit ng tubig, ang mangyayari pati yung water pump ay kailangan nandito rin malapit sa tubig. Eh medyo ano naman, nakakatakot, baka manakaw. Gagi. So dito, ito water source din to, kaso ginagamit lang to ng may mga ano, nagbababo, yung may mga babo yan. Hindi siya pwedeng kunan ng tubig kasi medyo madumi. Hindi kasi siya nalilimas, hindi siya nalilinisan, kaya medyo may kulay yung tubig. Pero anyway, dito kami dati kumukuha ng tubig sa maliit. Ayan, ito, tabi nuno. Ayan din eh. Malinaw siya, malinis kung nalilinisan, pero dahil ngayon medyo marumi, hindi muna, hindi siya pwede. Pero pag nalinisan, maganda yan. Diyan kami kumuha ng inumin dati, tapos nilalagyan namin ng lambat sa gilid. So dyan ko planong maglagay para malinisan ko rin yung butas, mas malakihan ko. Medyo mahaba nga lang yung wire na mga gamit, saka yung hose. Talagang big investment kung gugustuhin. Pero pinag-iipunan ko pa lang naman. Pero medyo malapit na. Ayun. Nasa ano to, 40 meter pataas. 40 meters yung layo hanggang sa bahay. So imagine, ganito kalayo. Ayan. Layo nito sa bahay. Kung magkano yung magagastos ko dito, nasa 10,000 din yata mahigit kung kukumpitin lahat. Sa hose pa lang, ang mahal ng hose. Maliit pa lang kasi yung nabili ko, hindi sakto. May hirapan yung machine. Ayan. And then bukod pa dun, meron pa tayong isang solar water pump na dapat itry. Ito. Ito ay DC, yung kinakabit sa battery tapos sa solar panel. Ayan. Medyo nahingal pa ako. Ito yung water pump natin, ayan, 12 volts. Kinakabit siya sa solar panel at sa battery. Meron na siyang kasamang foot valve. Medyo maliit nga, malaki pala. Ayan. Dapat pala itong tinatry ko doon. Kalimutan ko na. So, ayan. Kompleto, may foot valve, tapos may mga ano na rin. Ito. Filament para sa hose. Mas ganda to, kasi kompleto. Next video natin to itatry. Solar, ano to. Pure talaga, pure solar powered. So, bali dito sa water pump na to, kulang na lang sa kanya ibubong. Kasi baka mabasa ng ulan, masisira naman, sayang. So yun, kung mayroon pa kayong question or recommendation, just comment lang sa ating comment section below. And thank you sa mga nagko-correct dyan sa akin sa comment section.